Good morning mga kanukis. Once again, welcome back to my channel. This is your albularyo, Jojo Shamu TV. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito mga kanukis at napadaan ka, lalong-lalo na yung sa mga silent viewers natin dyan at saka hindi pa nakapag-subscribe. So ano pang hinihintay nyo mga kanukis? Kung palagay nyo nakakatulong or nakaka-relate ka sa mga video in-upload natin, so please subscribe and hit the notification bell icon. Select all na rin mga kanukis para una ka at una kang manotify kung mayroon mga bago tayong mga useful video mga kanukis. So nag-upload tayo ng at least 3 or 4 na video every week mga kanukis. So depende kung hindi tayo busy. So mga kanukis, yung topic na tatalakayan natin at sasagutin natin mga kanukis is ito na namang isang katanungan. Ano ba yung Brazilian game foul at saka yung tinatawag nilang Brazilian rapido. So yung Brazilian rapido mga kanukis, yun yung breed natin mga kanukis galing sa Brazilian. So explain muna natin at sasagutin natin yan after the intro mga kanukis. Titirahin natin yan after the intro. So mga kanukis, tapos na tayong nag-intro. So ngayon, shout out muna tayo. So shout out sa mga taong to mga kanukis, Henry Zapuis Jr., Jill, Frederick Villanueva, Jaime Yuzon, Gerald Lapot, Ahmad Kenan of Marawi City, Jan, shout out Shamu Rocky, Ian Tebes from Capes, Jericho Bulanses. So shout out sa inyo dyan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at saka keep safe mga kanukis at saka sa lahat ng mga nanonood ng videong to, sana tapusin nyo para may bago na naman kayong kalaman galing sa inyong albularyo. So ngayon mga kanukis, ang topic natin talaga is Brazilian game foul. So at saka yung Brazilian rapido. Ano ba yung kaibahan nila? Unahin natin yung Brazilian game foul. So, Brazilian game foul is an international breed mga kanukis. That is an international breed. Siyempre, manok yan. So, ito yung breed na for Naked Hill. So, ang rapido naman mga kanukis is came from Brazilian, pero that is Brazilian rapido, that is locally cross na naman, so new bloodline yan from Brazilian. So ngayon unahin natin yung Brazilian game foul. So Brazilian is an international breed of chicken designed or created for Naked Hill. So ginawa talaga siya para sa pang Naked Hill. Hindi siya pang katay, pang karne. Ginawa talaga siya for Naked Hill or for ang termino talaga niya sa ang breeder talaga ng pangalan, Brazilian Game Fowl. So doon pa lang sa pangalan marirelate natin. So Game Fowl, kaya natawag natin itong international mga kanukis, although Amerikano ang nagbreed nito mga kanukis. Amerikano ang nagbreed nito, kaya tinawag natin itong international game fowl kasi marami nang gumagamit. Meaning mga kanukis, once if you are a breeder from Philippines or US, but domestically, yung breed mo doon lang ginagamit, that is not considered an international. Like for example, yung Brazilian Rapidico, that is came from yung tinatawag nating Brazilian. So, krinos lang natin. So, that is our creation. But, ang gumamit yan, walang ibang bansa. So, local or domestic lang tayo.
Pero ibahin nyo itong Brazilian game foul, mga kanokis. Kalat na rin to sa buong mundo. May gumagamit na isa dito, marami, Pilipinas, Thailand, US, Canada. So, pati nga UK. UK, may mga Brazilian game foul doon. So, this is considered as a Brazilian game foul as international breed. So, pasintabi dyan sa mga iba, kasi ako hindi talaga ako gumagamit ng ibang name pagdating sa Brazilian. Kasi ang pinangalan ng breeder dyan is Brazilian game foul, not Brazilian siamo. Brazilian siamo, so baka krinos nila sa siamo. So, yun. So, origin and breeder. Ang breed, breed from USA. So, nag-origin ito, mga kanokis, from ancient yung tinatawag nating galing talaga siya sa siamo, asil, at saka Spanish game fowl. Spanish game fowl. So, tatlo. Tatlong dominant breed. So, this is a three-way cross. Three-way cross. Ang breeder nito, mga kanokis, is no other than Navas Ranch from USA. USA siya. So, itong breed na to, mga kanokis, sabi ko nga kanina, three-way cross to from Shamu, Asil, at saka yung tinatawag nating dominant Spanish game fowl. Spanish game fowl. So, yun yung ginamit ni Navas Ranch. Ito yung breeder niya, Navas Ranch. Navas Ranch, ginamit niya na dominant breed talaga. So, ang breed niya, mga kanukis, pag sa Brazil nyo to titingnan talaga, hindi uniform to. Walang uniformity doon sa kwan, sa Brazil. Marami ito sa Brazil, pero hindi, ang ibig sabihin, hindi uniform yung kulay nila. Kung ano yung jeans, tatlong jeans, yun yung karamihan na lumalabas. Like for example, Shamu, Asil, at saka yung Spanish game fowl, yun yung dominant na lumalabas talaga. So, hindi siya uniform or walang uniformity pag sa Brazil. Pero in terms pagdating sa US, mga kanukis, sa United States, they are uniform because they were introduced by handful breeders. Meaning handful breeders yung nagbe-breed talaga for standard. Yun yung ibig sabihin ng breeder. So according to Navas Ranch or yung breeder, sinimulan niya pag-breed ng kanyang Brazilian and dinevelop for fighting since 2008. So, according to him, na sabi niya, hybrid Brazilian game fowl for style. So, meaning yung fighting style, type of roster. So, style. So, fighting style yung ginawa niya dito. Roster with compact body, strong legs, broad back. So, meaning, malapad ang buko-buko. Yung likod, tight, broad back, and tight. So, ayun dito, tight. So, long tail. Long tail, small or big comb. Yun yung sabi niya. But, small waddle, long neck. Talagang long neck siya, mga kanokis. So, dagdag pa niya, I don't breed for colors. So, di hindi siya nagbe-breed sa color. He specialize the style. O, ibig sabihin, walang sinabi ditong fighting style, pero pag sinabi mong style, pambakbakan talaga yan. So, ang color niya, hindi niya in-standard. So, sabi na nga niya, hindi siya nagbe-breed sa color. So, meaning, may linabas siya ditong color. So, marami. Color, maraming color. Pumpkin, blue. So, may abuhon. Blue. Blue tawag yan. Red, cream, or whitens. Or whitens. Yung whiten. So, meaning, hindi siya nagbe-breed for color. So, priority niya yung fighting style.
So size nito mga kanukis is medium to large lang for matured rooster, witting, or nagtumitimbang lang siya ng 6 to 7 pounds, meaning converted to kilogram, that is 3.4 kilos. Nasa large or medium to large lang siya. So this is for battle cross talaga. Yung fighting style niya, so according kay Navas Ranch, hybrid, he did not breed for color. So hindi siya nagbreed for color, hybrid for style. So gidevelop niya para sa fighting style or yung laro. So speed, power, accuracy, head hunter, neck breaker. At saka pag sinabi natin speed, since may dugong asel, talagang kwanto, palapalo to. Since may dugong siya mo, maganda yung endurance niya. So hindi lang, hindi ko lang alam yung gymnast ng Spanish Gimpaul, kasi hindi pa ako nakakita noon. So 3-week cross to eh. Siya mo, asel, Spanish Gimpaul. Pag sinabi natin may dugong siya mo, meaning sabihin, malakas endurance nito, malakas ang palo. So, hindi basta-basta tumatakbo to. Pag sinabi natin asel, gymnast to, matapang, at saka palapalo. So, full of energy. Ito lang hindi ko ma-explain itong Spanish Gimpaul. Pero baka magaling din kasi yung total result niya, package siya, speed, power, accuracy with good defense mechanism. So naglalakto at saka always taas ang ulo. Ganon, umiikot. Kasi may Brazilian tayo eh. So yun yung tinatawag nating is kuan mga kanukis, yun yung tinatawag nating Brazilian Gimpaul. So yun yung kuan ha, yun yung kuan, huwag kayong tumatawag ng iba. Yung iba tumatawag ng kuan. So yun yung pure breed, international breed Brazilian Gimpaul. Not Brazilian siya mo, not Brazilian whatever. The real name is Brazilian Gimpaul. So ang pangalawa natin mga kanukis, ito yung tinatawag nating Brazilian Rapido. So bakit ang Brazilian Rapido mga kanukis, that is composed of 5-week cross na, 5-week cross na. So the breeder is your undersigned or ako mga kanukis. So originally, yung Brazilian Rapido is came from a bench placker crossbreeder si Utol. So 11 wins yung broad cock niyan. Brazilian pa yan. Gimpaul. So 11 wins yan. Medyo maliit siya. So nung dati mga kanukis, medyo nauso talaga yung nainganyo ako. Bakit hindi ako mag formulate ng ibang breed gamit ang Brazilian? Kasi 11 wins yun si Rapido, one eye galing kay Utol, sa kanya nag 11 wins yun. So, binigay niya sa akin at saka a couple of babae, so tryo. So, nung at the middle of breeding mga kanukis, sinabi yun yung nagka-idea ako na titirahin ko ng XXL. So, after 2 years of breeding mga kanukis, nakapaglabas ako ng yung tinatawag nating Brazilian Rapido XXL line. So ito na yun mga kanukis. So this is came from Brazilian Gimpaul. So which is 2-week cross. So dinagdagan ko dito ng dalawa. So, kaya 5-week cross na siya. Kaya nag-come up tayo ng malalaking manok ito. So, itong manok na to mga kanukis, this is F1 na to. Ito yung anak ng Rapido na original Brazilian. Galing kay Utol. So, ngayon, hindi ako na-satisfied dahil nasa 3 kilos yan lang. Yung bakbakan kasi dati mga kanukis, pa-oversize sila. Medyo nag-isip ako, hindi na ako bibili ng dumpo or whatever na malalaki.
magke-create ako ng sariling malaki na Brazilian. Kasi yung Brazilian kasi according to Navas Trans, maliit lang eh, 'di ba? Sabi niya doon, nasa 3.4 kilos lang talaga. So ngayon, yung ginawa natin, krenos natin siya. So yung blood composition ng Brazilian Rapido is may kuan yan siya mga kanong case. Yung original niya is Asel, Thai Asel, at saka yung tinatawag nating Spanish Gimpaul. So, tinira ko yan ng kuan mga kanong case. Cross ko siya sa Indian Asel din ni Otol. May Indian Asel si Otol na napakalaki dati. At saka Mexican. So, crinos breed ko siya. 5-way cross na kasi yung origin ng Brazilian, 3-way. So, dinagdagan ko niya ng dalawa. So, meaning, yung rapido line, Brazilian rapido line natin is composed of 5-way cross, which is Asel, Atay Asel, Shamu, Spanish Gimpaul, which is the original blood composition. So, dinagdagan ko na lang ng dalawa. Indian Asel at saka yung isa, Mexican Shamu. So, nag-come up siya ng XXL mga kanukis, which is pumalo yung F1 ko ng 5.7 kilos nandyan. Ay, papakita ko lang, nandyan yung 5.7 kilos. At saka yung hindi na compromise yung kuha niya, fighting style niya mga kanukis, nang doon pa rin yung fighting style niya. Kung gusto niyong panoorin yung fighting style ng Brazilian Rapido mga kanukis, so just visit my YouTube FB page mga kanukis, ito Jojo Shamu TV FB page, at saka ito yung GNM Brazilian Mix Shamu. So dyan kayo tumingin ng mga bloodline ko mga kanukis. Nandoon na rin yung mga spar ng Brazilian natin. Kahit na malalaki sila mga kanukis, because breed ko talaga to compete other breeders yung tinatawag nating malalaking manok, pero hindi sinacrifice talaga yung hindi nawawala yung fighting style niya. Kaya tinatawag ko yung Brazilian Rapido 3-in-1. Ano ba yung naka 3-in-1 doon mga kanukis? Because fighting style, meat type kasi malaki, 5.7 kilos, at saka pag ilimber mo siya, 29 inches green limber with 7 to 8 cups yan. Kita nyo. So yan mga kanukis, without compromising the ability, hindi siya gandol, napakaganda. So, I totally created a new XXL bloodline, baseline Brazilian Gimpaul. So, giname after ko siya Brazilian Rapido 3-in-1. Bakit Brazilian Rapido 3-in-1? Kahit na nandoon pa rin yung Brazilian, pagka Brazilian niya, rapido pa rin pumalo kahit na malaki. So, yung 3-in-1 dyan, yung tinatawag nating height, weight, fighting style. So, without compromising mga kanukis, alam naman natin sometimes kung talagang malaki yung manok, gandol talaga, yun yung sinasabi nila. Pero ibahin nyo yung breed natin, totally 101% headhunter at saka defensive. So, kumbaga, may speed pa rin siya, may power, may accuracy, and then good defense mechanism mga kanukis. So, para to say is to believe, just visit my FB page, at saka tingnan nyo lang doon mga kanukis. May mga spar ako, may mga timbang ako doon, naka live, nakakuan yan, naka videos yan. So, yun lang mga kanukis, sana nagustuhan nyo yung topic natin ngayon mga kanukis, which is Brazilian Gimpaul International at saka Brazilian Rapido, locally made from Mindanao, especially Davao City. Ang breeder ng Brazilian Rapido mga kanukis is your Albolario. So, okay mga kanukis, maraming salamat
sa lahat ng nanonood pa rin at saka sa lahat ng sumusuporta. Sana may na-share na naman akong bagong kaalaman. Sana at yung nagtanong, sana satisfied ka naman sa explanation natin. Okay mga kanukis, hasta la vista!